So tama po ba yung ulat na kayo po'y pumirma sa isang undertaking o isang garantiya na hindi po aalis sa bansa o hindi magiging isang flight risk itong mga dayuhang nahuli sa raid sa Central One? Tama po yun, Corina. And katulad mo ng sinabi ko sa aking privilege speech kahapon, they are a legitimate BPO. And before the PAOK raided Central One, ilang beses po silang ininspeksyon ng provincial government of Bataan headed by Governor Joet. Ilang beses silang ininspeksyon ng Freeport area of Bataan headed by Admin Hussein. At wala pong nakitang anomalya o illegal na ginagawa. Kaya po nung pumasok yung PAOK last October 31, wala po silang nakitang human trafficking, wala po silang nakitang torture chamber, wala po silang nakitang sex den. Talagang normal BPO lang po ang kanilang nakita. And dito po sa Bataan, at ayon na rin po sa utos ng ating presidente, kung sila po ay illegal, kami mismo na pamunuan dito sa lalawigan ng Bataan ang mangunguna para ipakulong at pasara sila. Pero kung sila naman po ay lehitimo at nag-eempleyo ng napakarami naming kababayan, kami rin po ang mangunguna upang protektahan sila. Magpapasko pa naman, ang dami po naming kababayan na ngayon walang sweldo at walang trabaho. Kaya talagang nakakalungkot po ito, Corina. 1,600 employees and their families ay walang kita ngayon. Bukod po yan sa mga service provider like yung nagsusupply ng pagkain, nagsusupply or nagbibigay ng transportasyon. Dahil dito po sa Central One, libre po yung pagkain ng mga empleyado at libre po yung transportation service. Hatid sundo po sila. Kaya napakagandang pagtrato po nila sa aming mga kababayan. Kaya po talagang gusto namin lumagana pa itong negosyo na ito at makapagbigay ng magandang trabaho dito po sa lalawigan ng Bataan.